Our lecturer for today is Jasper Crizan E. Ventura, graduate of the University of the Philippines, BS Education, major in Mathematics, minor in Physics, teacher 2 at Jose Abad Santos High School, and lecturer 2 at Universidad de Manila. Okay, in this video, we will learn how to determine the nature of the roots of a quadratic equation. But first, alamin muna ba natin ano ba ibig sabihin ng nature ng roots ng ating quadratic equation? So, yung salitang nature, it's actually a fancier term doon sa salitang type. So, pag sinabi nating nature of the roots of a quadratic equation, ang pinag-usapan talaga natin ay yung type ng mga roots ng ating quadratic equation. And simulan natin by enumerating kung ano-ano nga ba ang mga nature ng ating roots sa kahit na anong quadratic equation. We have actually 3. The first one is that your 2 roots are real and distinct. So, pag sinabi nating distinct, ang ibig sabihin po nun ay magkaiba ang ating mga roots. The second one is we have 2 real and equal roots. So, dito sa case na to, ang mga roots natin ay one and the same. Hindi na natin sinusulat yung dalawa na yun dahil magkapareho lang naman sila. And the last one, so tatlo lang po ang ating types ng roots. The last one are, we have 2 imaginary roots na kung saan magkakaroon tayo ng negative value under the radical symbol. So, papaano ba natin magagawa, or rather, papaano ba natin madedetermine kung anong klaseng roots ang meron tayo? Well, we have 2 ways to do that. The first one is for you to solve the roots of our quadratic equation. Kagaya nung ginagawa na natin previously, nagsosolve tayo using any of the 4 methods na na-discuss na natin. But, let's say hindi naman necessarily na pinapasolve sa atin yung mga solutions ng ating quadratic equation. We can actually use a different method na kung saan gagamitin natin yung tinatawag nating discriminant. So, ano muna ba yung discriminant na sinasabi po natin? So, the discriminant is given by the discriminant is given by the equation or the formula b squared minus 4ac. So, kung mapapansin nyo, very familiar itong ating expression. Bakit po? Kasi itong expression na to, makikita natin yan sa quadratic formula. And nasang banda siya ng quadratic formula? Doon sa ilalim ng radical symbol natin na square root. Para saan si discriminant, magagamit natin to to easily determine kung ano bang klaseng roots yung meron tayo. Kung meron ba tayong dalawang real na magkaibang roots or dalawang real na equal yung roots natin or we have 2 imaginary roots. So, let's have our first example. Let's say, our equation is 3x squared plus 4x plus 1 equals 0. So, the first step para magawa natin, or rather, para ma-determine natin kung anong klaseng roots yon at magamit natin itong discriminant na formula na to, kailangan nakasulat muna ang ating quadratic equation in standard form. And if you notice, nakasulat na naman ang ating quadratic equation sa standard form na ang itsura niya, ax squared plus bx plus c equals 0. In that way, madali nating makukuha yung values ng a, b, and c natin. Because if you look at our formula or our equation, kailangan natin yung values ni a, ni b, at ni c. So, starting with a is obviously 3. Yun nga, yung numerical coefficient ni x squared. B here is 4, and C here is 1. And after that,
pwede na nating mag-proceed, pwede na tayong mag-proceed doon sa isa-substitute natin itong tatlong values na to doon sa formula ng ating discriminant. So para mas madali, isulat na lang natin yung discriminant natin as capital letter D instead of writing the whole word na discriminant. So D equals B squared minus 4AC. And just what I've been telling you, pwede niyong palitan lahat ng letters natin ng parenthesis kasi lalagyan natin ng values yan. So, si parenthesis B squared minus 4, palitan ng parenthesis si A, parenthesis din si C. Ano yung lalagay natin dito? Yung value ni B. Since B squared yan, lalagyan ko ng 4 dito and lalagyan ko ng value ng 3 dito because our A is equal to 3 and si C naman equals 1. So, therefore, 1 ang ilalagay ko dyan. Now, all you have to do is to simplify yung ating nabuong expression. So, this is 16 minus 4 times 3 times 1. This is 12. So, therefore, the value of our discriminant is equal to 4. So, paano makakatulong yung discriminant natin in knowing kung anong type ng ating roots? So, since positive ito, positive ang ating kinalabasan na discriminant, we can say that, therefore, the roots of the equation are real and distinct. The roots of the quadratic equation are real and distinct. Kasi nga, hindi naman sa atin pinapasolve kung ano yung roots ng ating equation. Tinatanong lang naman sa atin, ano ba yung nature ng roots natin? So, gamitin mo na lang si discriminant, solve for the value of the discriminant, and kapag positive, anong klaseng roots ang meron tayo? Real and distinct. Okay, so let's have another example. Let's say our given equation is x squared plus 2x plus 1 equals 0. And ang gusto lang nating malaman, or rather, ang gusto lang ipakuha sa atin, ano nga ba yung nature ng roots natin dito? And just like what I've said before, ang kailangan lang nating isolve ay is actually yung value ng discriminant natin. So, paano natin isosolve yung value ng discriminant? Let's use the formula b squared minus 4ac by getting the values of a, b, and c. Question, is this equation in standard form? If you said yes, then you are correct. Dahil nga, madali na masosolve natin. Bakit mahalaga ulit ang standard form? Kasi madali nating masosolve yung values ng a, b, and c natin. So let's start with a. A here is 1, b here is 2, and c here is also 1, kagaya ng value ng a natin. Okay? So, para mas madali ang pagsosolve natin, sulat nyo yung formula ng discriminant natin. So, D equals B squared minus 4AC. And then, replace all the values, or rather, the variables B, A, and C by a pair of parentheses. And then, isubstitute na natin yung mga values ng A, B, and C natin. So, B will go here. That's 2. And this 1, lalagyan ko lang ng parehong 1 yan. And then, simplifying, 2 squared is 4, minus 4 times 1 times 1 is 4. Therefore, the value of the discriminant is equal to 0. So, sir, papaano naman kapag ang discriminant na nakuha natin ay ang value niya ay 0? The conclusion here is, the roots of the equation of the quadratic equation ay real, pero equal na sila. So kapag sinolve nyo yan using any method na pwedeng na applicable dyan, mapapansin nyo na ang kalalabasan ng solution mo ay dalawang roots na parehong-pareho yung value. Okay, let's have another example. Let's say ang equation naman natin dito ay 4x squared minus 2x plus 1 equals 0.
masaya na rin tayo kasi nga yung equation natin ay nakasulat na in standard form. Kaya madali nating makukuha yung values ng A, B, and C. A here is 4, B here is negative 2, and C is positive 1. So, kagaya ng ginagawa natin kanina lang, sulat mo yung discriminant na formula. D is equal to B squared minus 4AC, and then palitan natin yung mga letters ng parenthesis. Minus 4, parenthesis, parenthesis. Yung 4 na yan, hindi yan nawawala. Laging may 4 dyan. So, B here is negative 2. Palitan si A ng 4. Palitan si C ng 1. So, therefore, i-simplify na natin ang ating expression. Negative 2 squared is positive 4. Minus 4 times 4 times 1 is 16. What is 4 minus 16? This is negative 12. And ano ang pwede nating i-conclude kapag ang discriminant natin ngayon ay negative na po? So ang conclusion, if the discriminant is negative, the roots of the equation are imaginary. Okay, so para i-recap lahat nung pinag-discuss natin, kasi obviously, doon sa 3 examples na diniscuss natin, na-tackle na natin yung tatlong nature of the roots of any quadratic equation. Since, di ba, sabi ko nga po, sa lahat ng quadratic equation natin, tigda dalawang roots ang meron tayo lagi. Either, yung dalawang roots na yun ay real and distinct, real at magkaiba yung roots natin. Yung pangalawang case, real din sila pero pareho naman yung value, as in parehong pareho sila. And last but not the least, dalawang roots natin ay mga imaginary na mga numbers. So, paano yun? Let's recap. Using the discriminant, ano muna yung discriminant? The discriminant is equal to B squared minus 4AC. So, we have 3 cases. If the discriminant is a positive number, so mas malaki sa 0 yung discriminant natin, we can say that the roots of the equation are real and distinct. Paano naman kapag 0, magiging equal sa 0 yung discriminant natin? We can say that if the discriminant is equal to 0, then the roots of the equation are one and the same. They are real and have equal values. And last but not the least, if the discriminant is negative or mas mababa sa 0 yung value niya, we can say that the roots of the equation are imaginary roots. So there you have it. Now we know how to determine the nature of the roots of a quadratic equation. So, in our upcoming lesson, malalaman naman natin paano ba natin magagamit itong values of A, B, and C in actually getting the sum and the product of our roots. Hi! Kung sa tingin ninyo kami nakakatulong sa inyong pag-aaral bilang estudyante, at kung kami nakakatulong sa inyo bilang mga magulang at mga guro, please do subscribe to our channel. We wanted to reach as many as possible. And in exchange, we will commit ourselves, our time, and little resources to create more videos na makatutulong para sa kinabukasan at maayos at mabisang pag-aaral ng bawat estudyante sa ating bansa.